Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa meron akong pinost na question sa Facebook. Sabi ko, what will happen to you if you stop running for 1 week? Ano ang mangyayari sa iyo pag tumigil ka ng pagtakbo ng 1 linggo? At sari-saring sagot ang natanggap ko or comments sa Facebook sa question na pinost ko kaninang umaga. So sa akin naman, 1 linggo na akong hindi tumatakbo dahil for the past months and years, tumatakbo ako ng halos araw-araw. At isang araw lang ang aking rest. Ang rest day ko lang pag tumatakbo ako, when kung ako'y nagte-training, ay sa Lunes. Yun lang ang rest day ko. Isang araw lang ang rest day ko. At pagkatapos ng rest day ko, Martes, tuloy-tuloy na naman yan ang aking pagtakbo hanggang Linggo. Pero ngayon, minabuti kong nagdesisyon na hindi muna ako tatakbo ng 1 linggo. At ito yung mga obserbasyon na na-feel ko or nakita ko sa aking sarili pagkatapos kong hindi tumakbo ng 1 linggo. Isa, ang unang-una sa lahat ay tumaas yung weight, yung timbang ko sa weighing scale. Dati-dati 133 yan eh. Pero dahil sa mga virtual races na tinapos ko at saka yung training ko na everyday, bumaba yan ng 123 pounds. So, bago ako tumigil, ang weight ko or timbang ko ay 123 pounds. After 1 week, pagkatapos ng 1 linggo, naging 130 na. So, anong ibig sabihin nun? Nag-gain ako ng 7 pounds or more than 3 kilos. So, wala akong ginawa kundi kumain, matulog, uminom ng soft drinks at uminom ng tubig. At ayun ang nangyari, nag-increase ako ng 7 pounds. Pagkatapos ng 1 linggo na pahinga, ang tendency ng katawan ay nakapagpahinga yung katawan. At bumalik kali sa pagtakbo, siguradong lalakas ka niyan. Dahil nakarecover yung katawan mo at lalakas ka niyan. Parang ang mangyayari dyan, napilitan ka lang tapering, ang tawag dyan. So, pag tumakbo ka uli ng after 1 week, lalo kang lalakas. Ang ibig sabihin yan ay yung pagkawala mo ng pagtakbo ng 1 linggo ay hindi nakaka-apekto sa lakas at bilis ng pagtakbo mo, kasi nandiyan pa rin yung agility mo, yung lakas mo at saka yung speed ng pacing mo. At yan ang maganda dyan. At least nakaka-recover ka at lalo kang lalakas after 1 week. Yung mga iba, ang sabi nila kung hindi sila makatakbo ng after 1 week, nagiging irritable or madaling uminit ang ulo at lalong nagagalit, madaling magalit at epektado ang kanilang mental stability. At sila ay naiirita. Minsan, sinisita lahat ng mga tao sa bahay. At kung anong maliit na pagkakamali, pinapalaki. So, ganon yung mga ibang comments ng aking mga kaibigan sa Facebook kung ano ang resulta pag hindi sila nakakatakbo ng 1 linggo. Yung iba naman, sari-sari, hindi sila makapag-focus. Totoo yan. Yung 1 week, talagang mahirap baka mag-focus. Kung minsan, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kagaya ko, hindi ko na alam kung ano ang topic na gusto kong sabihin sa inyo. Marami akong iniisip na topic pero hindi ako nakafocus kung ano yung gusto kong i-present sa inyo na pwede kong i-discuss sa itong channel na ito. So, pabago-bago yung isip mo pag hindi ka nakatakbo ng 1 linggo. Yung iba naman, lumalabas ang sakit sa katawan. Yung kaibigan ko, si Ben Gaito sa Amerika, pag hindi raw siya makatakbo ng 1 linggo, sa 5th araw, sumasakit na yung sciatica niya. Ito yung nerve na sa legs. At yung nerve na yan, nagsisimula sa may banda ng puwet.
at papunta pababa diyan sa ano. Sabi niya yung left sciatica niya ay sumasakit yan pag hindi na siya makatakbo ng under 50. So dapat ang gawin niya ay gumalaw-galaw siya para mawala yung sakit. Ako naman ay sumasakit yung tuhod ko. Yun naman ang sumasakit pag hindi ako nakatakbo. At saka yung mga muscles ko ay tumitigas. Imasahe mo naman, that's the only time na pwede silang lumambot at lalakas uli. Kanya-kanya yan, iba-ibang tao, may kanya-kanyang epekto pag nakaka-rest ka ng 1 week. Pero lahat, in general, ang main effect kung hindi ka makatakbo ng 1 week is babalik yung weight na tinanggal mo dahil sa pagtatakbo. Kung nakatanggal ka ng 10 pounds, 7 pounds, after 1 week, babalik din yung 7 pounds na yan. Iyon ang personal observation ko. So, ganun na nangyari sa akin. Nakareduce ako ng 10 pounds after 3 months sa pagtatakbo. Pero 1 week lang, bumalik na kaagad yung 7 pounds. So, yun ang general observation. Pero yung agility mo, yung bilis mo, yung lakas mong pagtakbo, nandiyan pa rin. Sigurado ako niyan. Kasi sa studies ng running, pag tumigil ka ng 3 weeks, that's the time na talagang mag-i-start ka na ulit as a beginner. Sa comments ng aking mga kaibigan sa Facebook, ang number one na resulta kung hindi sila tatakbo ng isang linggo ay bumabalik yung natanggal nila or na-reduce nilang weight. So, yun ang number one. Ang pangalawa, may lumalabas na sakit sa katawan nila pag hindi sila nakakatakbo after 1 week. Pangatlo, meron nagsasabi na pag sinimulan nila uli ang kanilang pagtakbo, lalo silang lalakas. Tama rin yan. Mayroon mga ganong runners na kinakailangan mag-rest sila ng 1 week. Pagkatapos ng 1 week, nakaka-recover sila at lalo silang lalakas pag ituloy nila yung pagtakbo after magpahinga sila ng 1 week. Yung pang-apat is yung out of focus. Na-out focus sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila at pag tumakbo sila uli ay nagiging sharp yung kanilang pag-iisip at focus sila sa gusto nilang gawin. At ang panglima ay irritability. Madali silang magalit sa anumang sitwasyon. Nagiging negative yung thoughts nila, apektuhan sa mga nangyayari sa pagliligid nila. At naninita yung mga tao at lumalabas na yung nasa paligid nila ay sila ang may kasalanan sa anumang sitwasyon na nangyayari sa bahay. So, ganun lang yung mga reasons or mga sinabi sa akin ng aking mga kaibigan sa Facebook kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi sila makakatakbo ng isang linggo. So, with that, yan lang muna ang sasabi ko sa inyo for this episode ng aking YouTube channel. Salamat!